Ang passport mo, hindi mo ba nakuha? Hindi po. Sarado ng agency? Opo, yung Venus po. Paano naman mangyayari nandito ang passport mo? ISD to B. Aanin ko naman yung passport. Hey, Rini Pagatman? Ha? Bakit ano mo? Kasi si Rini Pagatman, ma'am. Hindi, hindi, hindi. Tapos ito na lang. Makaawa ko kaya na ikaw kumuha sa ano? Hindi, hindi pwede. Sabi niya sa akin, papita ko daw siya. Hindi, ma'am. Sir, kasi sir. Kung ano-ano mga sinasabi niya, sabi ko wala siyang utang loob. Wala siyang utang na loob. Tapos sinabihan niya pa ako na buko daw ako. Okay, ang problema natin. About sa passport ko, sir. Ano nangyari sa passport? Nag-apply po ako sa agency na Venus, sir. Bagsak ako sa medical. Pinipilit po ako na... Bumagsak ka sa medical? Oh. Ano daw ang dahilan? May scar po ako sa bank. Anong agency? Venus agency. Sarado ng agency? Opo, yung Venus po. Ang passport mo, hindi mo ba nakuha? Hindi po. And then go ahead and get it sa agency. Nandito po ba si Ma'am Early? Kasi mag-withdraw po ako ng passport ko. Saan ka? Sa yung agency dati po na alo, na Pinos po. Wala, sarado na yun. Pero yun, si Ma'am Early po, pinapapunta po ako dito po, withdrawal ng passport. Wala rito. Kasi sabi ni Ma'am Early, tinawagan ko siya, kaya po daw withdrawin yung passport ko po. Ngayon? Opo. Ano sabi niya? Pupunta lang daw po ako dito sa CB. Hindi po pwede mag-transact ang Venus at saka dito. Sabi niya, sabi, ma'am, isa lang kayo may-ari ng Venus at saka yung CV. Kaya dito po isa. Ano yung isa? Okay, ma'am, pwede makipag-transact sa inyo. Ako pumupunta ako dito, si ma'am pumupunta dito sa taas. Sabi niya, mag-intay ka lang dyan kasi... Kasi tinatanong niya sa akin siguro, nagtatanong siya sa akin kung ano, may contact na ako sa Venus. Kasi para hanapin ko daw yung passport ko dito kasi dito yung passport ko sa taas. Paano naman mangyayari nandito ang passport mo, ISD to B? Gusto mo kunin mo to? Hindi na nga siya pumupunta dito. Pumupunta siya dito nung nakaraang linggo pero hindi ko kinukuha ang number niya. Aanin ko naman yung passport. Hindi ko pa makakontakt yung sa Venus. Oh. Dahil wala na, pumapasok sa Venus dahil wala na yung Venus. Siyempre, mag-apply na sa iba-ibang agency, di ba? Noon talaga sa Venus ako, pero ngayon hindi na. Ngayon po, nandito po ang bitag kasama yung complainant. Together with our policeman, we will proceed to Pedro Hill para makita natin yung nireklamo ng ating complainant. Hello, ma'am. Hello po. Asa kaya po pa po ako na naiba yung binabaan ko, ma'am eh. Pasensya na po, ma'am. Malapit na rin po naman ako eh. Oh, sige po. Ay, sige po. Oh, sige po, ma'am. Ay, grabe. Tignan ko na lang mga papers niya. Ay, naiwan ko po yung mga passport ko. Pamamadali ko rin kanina. Ito. Napapapa-interview ka ngayon? Opo, ka. Naiwan ko rin yung passport. May sikap stati ka? Meron po. Interview ko muna din. Basta pa ba bakit ka? Interview ka? Ito, wala ka po. Bakit ano mo? Kasi si Rini Pagatman, ma'am. Hindi, hindi, hindi. Tapos ito na lang.
Na-applyan mo, ma. Paliwanag ko lang din para marinig. Hindi, ma'am. Para sa'yo. Para sa'yo. Gusto ko wala yan 1 year ago. Dito mo sakali. Gusto ko lang mapaliwanag. Doon lang po tayo, ma'am. Para po proper, ma'am. Nag-bug out po siya. Makaawa po yan. More than 1 year ago, natulungan na mag-apply. Ni walang passport, ni walang pamasahe, ni walang pagkain, lahat ako ang gumagastos. Okay. Ngayon, na-process yan, sir. Noong na-release ang passport niyan, alam mo nung ginawa niyan? Hindi yan tumuloy. Kasi nga, umuwi siya dahil nabuntis pala siya. Pati mo ang pagkain niya, pamasahe niya, lahat bago siya umuwi, pinapakain ng masarap. Bago siya umuwi, binibigyan siya ng pera. Sinungaling ka rin niya. Na-release na po ang passport, nag-text yan sa akin. Nasabi niya, ma'am, hindi mo na ako matuloy sa pag-apply. Uwi muna ako. Uwi daw siya. Nang pakulot. Umuwi siya ng pakulot. Hindi ako sa pakulot. Bravo! Sinungaling kang bruha ka? Ilo-ilo ako. Napanta, wala akong pakiram ko sa akin. Mamaya na ba? Nonsense na lang, be. Sa tingin mo ba kung hawa ko, bakit kita pahirapan? Nagpamakaawa ko sa'yo na ikaw kumuha sa ano? Hindi pwede. Kasi nasa agency po yun. Sabi niya sa akin, papita ko daw siya. Hindi, ma, sir, kasi sir, kung ano-ano mga sinasabi niya, sabi ko wala siyang utang na loob. Wala siyang utang na loob. Tapos sinabi niya pa ako na, ma, buko daw ako. Dito yung mga conversation niya, hindi ko dilit, hindi ako. Tapos masabi ko pala buntis ako, hoy, 10 years ako na walang asawa, 10 years ako hindi ang dinalaw. Kanyang passport nandiyan sa agency, sa Binus. Ayan nandiyan, oh, walking distance. Sino doon? Ngayon, pumunta kami ng Binus, nagkasara ko rin siya. Kinausap ko yung Binus. Kaso lang po, since nasarado ang Binus, ang in-charge ng mga document nila na yung kanyang passport, wala noong time na napunta kami. At kinausap ko rin yung dating manager ng Binus. Sabi ko, ma'am, pakipreating nyo yan kasi hindi pa naman nag-medical yung tao. Hindi naman yan, wala naman yan na-impresa na start process sa inyo. Balik nyo po yung kanyang passport kasi hiling naman daw siya na ibalik ang kanyang ginastos lahat sa kanya. Ngayon, ang sabi ni ma'am, pagka nandito na yung ang in-charge ng mga document, sabi naman nila, itawagan tayo kaagad. Ngayon, pinagbilin dyan, tayo sa guard, itanong pa. Pinagbilin, sabi ko, pakiano nyo sir, kasi ano naman natin ang passport ng tao na yan. Wala naman mangyayari dyan kasi ano, willing naman siya magbayad doon sa lahat ng ginastos. Kaso lang, nang pinuntahan ulit, wala po ang tao. Ito na ngayon, nasaan yung passport niya? Andiyan nga ma'am sa Binus, pwede po pumunta doon. Sinong kausap sa Binus? Sarado na nga kasi sila, pero may guard pa din sila kasi ang may-ari yata parang nagpalit ng pangalan. Sabi niya sa akin, sabi niya kailan ka ba ulit magre-report? Ayun, hindi ko na siya kinuntak nung ilang ano. Tapos nung gusto ko na kunin yung passport ko, nagmamakaawa ko kasi 1,000 lang yung pera ko. Ngayon, ang sabi ko na lang, kung gusto niya, kukuha siya ulit ng passport. Hindi po, hindi po, kasi pangatlo na po yan eh. Tsaka wala po akong valid ID kasi nadukutan po ako. Ubus lahat, pati sahod ko. Kaya tayo ng SS mo, kahit na ako pang gumastos mo, ang tulungan kita. Tulungan kita para makakuha ka ng passport. Yun ang kaya ko, I promise. Tulungan kita. Ganon. So, ako kasi malinis talaga yung intention ko talaga sa ginawa ko ng pagtulong. Kasi alam nila yan na hindi ako nangingi kahit katiting, kahit singko. Pasensya naman kasi nadala lang din ako sa galit. Gusto ko kasi ma-emosyon. Kasi gusto ko din makuha yung passport ko eh. As a single, ma'am, kailangan ko magtrabaho para sa anak ko. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita makakuha ng passport. Kukuha tayo ng SSID mo kung wala kang SSID. Sabihin mo sa akin kung kailan ka available, samahan kita, kuha tayo yung SSID. Pag nakuha na, sabihin mo sa akin, pa-appointment, kukuha tayo yung appointment, babayaran natin ng passport. Ang sinabi mo lang na nagkasundo na kayo, di ba? Ang sinabi mo lang sa akin na makuha na mo.